Palatandaan mga boss, pag sira na yung ball race mo sa daan, pag dumaan ka doon, para siyang gumigewang, sa'yo siya nag-uwigin. So what's up mga boss, at welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Ngayong araw mga boss, this video sana makatulong ako sa inyo at malalaman nyo ano yung palatandaan kung bakit nasisira yung ball race, ano yung mga sinyales kung dapat na siyang palitan, at saan nyo siya mararamdaman pag sira na siya. So, kung bago ka lang sa aking Facebook page, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan na mag-like at saka mag-follow sa para updated ka sa lahat ng video ko. So, simulan na natin mga boss! So, eto mga boss, MIUI 125, MIU Soul I125. So, papalitan natin siya ng ball race. I-explain namin sa inyo kung anong magandang klaseng ball race na dapat ipalit sa lahat na sa motor nyo. Kasi hindi naman lahat ng ball race magandang klase. Kagaya ni Sir kanina, nakabili siya ng ball race na low grade. So pag sinabing low grade, mabilis din masira. Ang ibibigay ko sa inyong ball race mga boss, ito, yung Suntal. Napakagandang klase na itong Suntal. Sikat na sikat yung branda Suntal na to. So sa amin, 250 lang to. 250 pesos. Ang labor namin is 350. Dahil napakahirap po na itong baklasin, napakahirap din na itong ikabit. Ipapakita namin sa inyo kung paano siya baklasin at papakita namin sa inyo kung paano siya ikabit. So medyo madugulang pagbabaklas, ito na. Ayan o. Palatandaan mga boss, pag sira na yung ball race mo, yung ball race ng motor mo, unang-unang palatandaan, pag alimbawa yung linya, yung lining sa daan, pag dumaan ka doon, para siyang gumigewang. Akala mo yung likod yung may problema, pero hindi pala yung likod yung may problema. Yung may problema doon, yung ball race. Pangalawa, pag lumiko ka, alam nyo yung pakurbada, pag lumiko ka, parang kinakain, parang lumalaban yung manibela. Yung pakaramdam mo na parang gusto nyo lumiko na mag-isa, yun yung pangalawang palatandaan. At yung pangatlo, pag binitawan mo yung manibela, pag tumatakbo ka, bibitawan mo ng parang dahan-dahan, yung sumasayaw siya nag-uwigin. Yun yung mga palatandaan na sira na po yung ball race. So, yun yung mayari o. Oh. Ano yung paramdam ng motor mo, sir? Ayun, para sumasayaw. Ayun, sir. So, ayan na. Mas madugo pala pag maraming wiring, no? Na? So, baklas battery. Baklas. Ito yung mga wire. May wire dito. Sabi na mga hirap. Mas madugo pala to sa inaasahan. Mga kailangan kasing baklasin tong ano eh, yung casing ng battery. So, madugo-dugo din pala. So, baklas din. Baklas tong mags, fender na lang. So, ganyan po kahirap. Parang ang dami mong ginawa sa isang motor lang. Pero ball race lang. Ito lang yung parte na to. Nasa loob niya. So, ganyan po kahirap mga boss. Ang pagkakabit ng pagbaklas at pagkabit ng ball race. Ay, naku po. Sa lahat ng gusto magpakabit at magpa-check, pwede kayo bumisita sa shop. Sa lahat naman ang gusto magpakabit, pwede kayo mag-book sa aking page. Nandiyan yung link sa baba. At bibigyan ko kayo ng discount sa lahat ng mga kapanood ng video na to. Bibigyan ko kayo ng discount kapag napanood nyo yung video na to at nas nag-book kayo. Screenshot nyo lang yung video na to. Yan mga boss. Next, napabaklasin namin isang manibela. 3M siya.
yan na. Yun. Yun, putol na leg. Ito yun mga boss, oh. Lumulubog kasi yan. Ayan, oh. Pag sobrang lubog na lubog na, kakalubak. Kakalubak ng kakalubak, kakalubak ng kakalubak yun. Nagkakalamat na yan. Ayan. Yan yung mga babaklasin natin. Ayan, oh. Ayan, oh. Kakalubog, kakalubak, kakalubak. Hanggang sa magkakalamat na siya, hanggang sa lumuwag. Sasayo na siya. So, ikakabit na natin siya mga boss to. Ilinisin lang bagya. Pusita dyan. Tsaka kung training ka ng RG. Kala ko yung lalabot nga yun. So, yun. So, pag nakabit na natin siya mamaya mga boss, paparoad test natin guys, sir, kung may pagbabago, kung sumasayaw pa ba yung panibela niya. COVID-19 ba? Wala. So, ganito yung ano yung na lining. So halos lahat mga boss na ikabit na natin dito sa T-pose, tapos yun sa manibela, halos lahat nakakabit na. Shoutout sa mga customer dyan na yan yung palatandaan yung poste kasi nung panahon wala pa akong signage, signage ko ayun ako, di ko mabasa. So, sa lahat ng mga bibisita sa shop, yun po ipapuntang Pasay. Tapos, yun naman po, pabigutan naman yun. So, ayan po yung mga katabi kong shop. Ayan, vape shop. Tapos, yan, signage. So, ayan po yung shop ko. Wala pa yung signage sa gitna. Kasi bawal po mag-construct ngayon, mag-construction o magkabit. Kaya hindi po namin magawa din ngayon kahit quarantine. Gustuhin ko man mata malagyan yan ngayon. Wala, hindi rin magagawa. So, ayan mga boss. Iniikpitan na natin siya mga boss. So, ayan na siya. So, ayan siya mga boss. Iniikpitan na. Pagkataas niyan, ikakabit na yung ito. Pag naikabit na to, kakabit na ulit yung shock. Yung fender. Tapos na. Castro road test na ni sir. Itignan natin kung may pagbabago. So ayun mga boss. So tapos na mga boss. At i-road test na ni sir. Sir yung totoo ha. Kung magbago o hindi ha. Sige sir, road test mo na. So ayan, i-road test na niya mga boss. Hindi yung ano actual, ano pagbabago? Okay naman siya, kasi kung pinitawa mo dati, kung pinitawa mo na, magkaroon na itong manibela. Pero ngayon naman, okay na. Siguro kung magkaroon lang kasi sa akin siguro. So ayun mga boss, at sana mayroon kayo natutunan sa video na to. Huwag nyo kalimutan na ma-like, i-like, i-share ang video na to.
sa lahat ng mga kapanood. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, follow sa aking YouTube at saka sa aking Facebook page. Siya yung si Zero. Sir, shout out. Shout out sa mga ka-riders ko dyan. Yeah, pangalan mo, sir? JR. JR. Magawa kayo dito, okay dito. Oo. Kasi thank you. So, yun mga boss. Salamat po sa panonood nyo at Helbert Flores again, window shop. Salamat mga boss, salamat.